Coach Chot Reyes, wala daw kasalanan kung bakit natalo ng dalawang sunod ang Gilas. Hence, abando, hindi daw pang FIBA ang galaw ayon kay Coach Chot Reyes. Pero bago natin umpisahan, ay suportahan mo naman ang aking channel. Galit na galit nga ang mga Pilipino, dahil marami nga daw ang nasayang na player dito sa kamay ni Coach Chot Reyes. Lalong-lalo na daw itong Sir Hens Abando, dahil napakalimitado daw ang oras, at sa garbage time lang daw nagagamit. Matindi pressure nga daw ang ginawa nitong Sir Hens Abando sa last minute ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Angola, at kahit nung unang pasok nito ay nagpakita agad ito ng magandang paglalaro, ngunit napakaikling oras nga lang ang bingay dito. Ayon naman kay Coach Chot Reyes, ay hindi nga daw kayang makipagsabayan ni Hens Abando sa mga player ng Angola kung kaya't ibinangko niya ito, malalaki, at mabibili nga daw ang mga player ng Angola kung kaya't hindi daw nababagay si Hens sa game na ito, hindi pa nga daw sanay si Hens Abando sa mga ganitong laban, at masyado pang hilaw kung kaya't dapat pa nga daw itong magpasalamat dahil nakasama siya sa lineup ng ating national team na Gilas Pilipinas. Malaki nga daw ang pagkakaiba ng paglalaro niya sa Korean Basketball League kisa dito sa FIBA, dahil marami ngang malalakas na team ang nasa FIBA at ilan nga dito ay mga NBA player, kung kaya't dapat daw ay veterano ang ipasok. Ayon naman kay Coach Tim Cohn, dapat daw nung umpisa pa lang ay ipinasok na itong Sir Hens Abando, dahil matinding pressure nga ang maibibigay ng depensa nitong Sir Hens Abando para sa team ng Angola, dahil mabilis nga daw ito. Malaki nga daw ang maitutulong nitong Sir Hens Abando para sa ating national team na Gilas Pilipinas, dahil maganda nga din daw ang coordination nito sa ibang player ng Gilas, at makakasabay ito sa high-face na laro. Maging itong si Jordan Clarkson ay dismayado sa coaching style nitong si Coach Chot Reyes, dahil wala nga itong masyadong strategy, kahit na alam naman nitong pinaghandaan ang Gilas ng mga player ng Angola. Masyado nga daw kampante itong si Coach Chot Reyes, dahil may NBA player na kasama sa lineup ang ating national team na Gilas Pilipinas, at masyado nga daw siyang umaasa dito. Sa tingin nyo mga kaibigan, tama bang hindi papasukin itong Sir Hens Abando at ibangko na lang palagi sa game, o dapat itong bigyan ng mahabang playing time? Paki-comment naman ng iyong opinion. Sana nga ay magtagumpay itong si Kabayan Kay Soto na masungkit ang kanyang matagal na niyang pangarap na maging isang NBA player. Patuloy nga nating siyang suportahan sa kanyang mga paparating na laban. Sana nga din ay magtagumpay ang mga Pinoy sa kanilang mga larangan at maiwas sa mga injury, at makamit din sana nila ang gintong medalya. Proud na proud kami sa inyo. Patuloy nga nating suportahan ang mga kababayan nating naglalaro ngayon sa iba't ibang dako ng bansa. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag kakalimutang like and subscribe. At huwag mo na din kakalimutang pindutin ang notification button upang updated ka sa aking mga video.